Sabi ni Madam Mint Timps, i-review naman daw natin yung Bingo Dog Food. So, okay, no problem. Tara, pag-usapan natin ang Bingo Dog Food. Ayan, so magandang araw sa ating lahat, mga kahapi. So, pag-uusapan natin ngayon ang Bingo Dog Food. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do not forget to like, share, comment, pa-subscribe naman. Tapos, papindot na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na ating i-upload. Okay, so umpisa na natin. Ang Bingo Dog Food, sa pagre-research ko, parang gawa dito sa Pilipinas. Ano? It's a local product, so maganda. Ngayon, punta na natin kaagad sa nutritional facts. So, ang protein niya is 19%. So, nasa range, ano? Nasa range ng mga yung mga mumurahing na dog food. So, tama lang, 18%, 19%, 20%, ganyan. So, okay. Tapos, yung fat, 9%. Nasa range din, 9-10, ganyan. Fiber, 4%. Moisture, 9%. Yan. So, okay. Tapos, ang presyo pala nito, nagkakahalaga sa 1,500 pesos to 1,600 pesos online. Chinek ko sa Lazada at saka sa Shopee. Ganun ang range ng presyo ng isang sako na 20 kilograms. Ayun. So, halos parehas din lang ng mga ka-label niya. Gaya ng top breed, mga ganyan. Pet one, o kung ano-ano pang mga ano dyan. Ibang dog food brand. Tapos, punta tayo ngayon sa ingredients. Whole grain cereals ang number one nila. Chinek ko to sa Facebook. Kasi, naghanap pala ako sa palengke kahapon. Nilibot ko yon, may mga 6 o 7 pwesto na nagtitinda ng mga dog food eh. Walang Bingo. So, hindi ako makabili kahit 1 kilo lang sana para pakita ko yung itsura, ganyan. Pero meron akong nakitang video, i-flash ko rin dito kung anong itsura ng dog food na yan. Ayan, so, balik tayo. Now, sa ingredients guys, ang unang titignan yung lima. Yung mga limang unang nakasulat. Kasi sa mga nalaman ko, yung unang lima, yun ang mga main ingredients ng dog food ninyo. So, kung ang number one is whole grain cereals, tapos nakalagay dyan corn, rice, ang number one ingredients nila is carbs, carbohydrates, mais, tsaka kanin. Ang pangalawa is poultry, at tsaka poultry byproducts, so mga ano yan. Mga manok. Pangatlo, fish meal. So, mga isda. Ang ano lang kasi dito, pag sinabing poultry and poultry byproducts, kahit anong parte ng manok yan, hindi lang karne. Basta, halo-halo na. Kasama na yung atay, ganyan, kung ano pa. Basta manok. Basta poultry byproducts. Fish meal, ganito rin, hindi nila ni-specify kung anong fish. Ang problema, di ba, pag fish, kadalasan yan sa experience ko, hindi ko alam kung ilan ang experience ninyo, ginagalis ang mga aso. Liban lang pagka-askal. Although kahit mga askal, diyan sila ginagalis eh. Kasi may mga aso kami dati noon pa, pag pinapakain namin ng mga isda, ngayon, tuyo, basta malalansa, ginagalis sila. Kaya ito medyo nag-ano ako sa fish meal. Kasi hindi sigurado kung ano bang isda itong mga to. Although pag i-research mo naman kasi sa internet, wala namang problema na kumain ang aso ng mga isda. Liban na lang dun sa mga isda na mataas ang mercury. Yan, kasi nakakalason daw yon sa mga aso. Pag madalas na kinakain.
Yun lang, pero other than that, okay naman daw na kumain ang mga alaga natin ng alagang aso natin ng isda. Pero ako, personally, kasi yan ang mga experiences ko talaga. Pagka mga isda ang pinapakain, ginagalis ang aso. So yan, ano ako dito sa fish meal. Medyo nag-aalangan ako dyan. At saka yung number one nila na ingredients nga is whole grain cereals, carbohydrates. Iyan ko, medyo kung ako lang personally, ayoko din yan. Kasi ang gusto ko dapat na unang-unang makikita ko sa listahan is protein. Dapat karne. Yan. Ang next nila is beef meal. Parang ganyan, dapat beef meal ang nasa unang listahan. Para yon, medyo mas gugustuhin ko. Kaso nga lang, nasa pang-apat, beef meal. Tapos yan, animal fat, tapos palm, tapos soybean, minerals, vitamins, yan, parang ganyan. Animal fat, hindi sinabi kung saan galing animals, yung palm, tapos soybean meal, minerals, hindi sinabi kung anong minerals, vitamins, hindi alam kung, hindi rin sinabi kung anong vitamins, enzymes, preservatives. Yan yung mga ingredients niya. Tapos, ito ang itsura. Nakita kong video. So, titignan nyo dyan, parang ano siya. Super dry. Sobrang tuyong-tuyo. Sa experiences ko, pag mga ganyan ng mga dog food, ano eh. Yan yung inaayawan. Yung alam nyo, yung hindi lagi, hindi inuubos. Hindi inuubos. Sa experience ko lang naman, mas gusto ko yung mga dog food na kapag inano mo sa kamay mo, yung parang nagmamantika. Yun, maganda yun, masarap sa mga aso yun, gustong gusto nila yun. Pero again, like I said, experiences ko lang naman yan. At saka hindi ko pa natatry yan, disclaimer, hindi ko pa natatry ang Bingo dog food kasi wala dito sa lugar namin. At personally, kung base nga dyan sa mga nakita natin, sa ingredients, hindi ko talaga siya pipiliin. That is the honest truth. Hindi ko siya pipiliin. Maghanap ako ng ibang brand. So, ito. Binili ko lang kanina. So, makikita nyo naman dyan. Guaranteed analysis. Protein niya, 20%. Mas mataas ng 1%. Yung fat, 10% yun, mas mataas ng 1%. Fiber, 5%. Alos parehas lang. Moisture, 10%. Pero dito tayo sa ingredients. Tignan na yung ingredients. Kaso nga lang, baliktad naman kasi ito. Yan, ingredients. Ang una, meat meal. Yan, protein kaagad ang number one. Tapos whole grains, byproducts. Tapos yan na, rice. Tapos soya. Beef tallow, vegetable oil, ano pa ba? Animal digest, salt, amino acids, yucca extracts, vitamin and minerals, omega 3, fatty acids, antioxidants, anti-mold enzymes. So para sa akin, itong dog food na ito is designed sa mga aso talaga na walang problema sa isda, gaya ng Siberian Husky. Yan. So, kahit araw-araw nilang kainin yan, walang problema. O kahit sa mga askal natin na hindi magkakaroon ng allergy o galis sa mga malalansang pagkain, yan, okay. Okay yung Bingo dog food. Although, nakalagay kasi dyan fish meal. So, hindi natin alam kung anong klase ng mga isda ang ginamit. Tsaka, isipin din naman natin, syempre, ano yan, produkto yan, local products pa. Hindi naman gagawa ang isang kumpanya ng isang produkto na makakasama sa mga alaga natin. Ede, negosyo nila yan, ede, walang bibili kapag kaganon. So, sa tingin ko naman, pinag-aralan nila ng maigi yan. So, lahat naman siguro ng nilagay nilang ingredients dyan ay nakakatulong sa ating mga alagang aso. Yun ang ano ko rin dyan. Pero sabi ko nga, personally, sa mga ingredients na nakikita ko, I will not
buy, diba? Mas pipiliin ko ganyan, top read, mas pipiliin ko yan base dun sa mga nababasa ko at nakikita ko. So yan, so hindi ito paninira or what? Ano lang to, opinion ko lang to, kung ano lang yung sa tingin ko. Tsaka wala dito sa amin ang bingo. Sabi nga nila, ang pinaka the best na dog food is kung ano yung pinaka available malapit sa inyo. Kasi kung yung dog food na gusto mo, bibihay ka pa ng napakalayo, so yung pagod mo, yung pamasahe mo, o yung gasolina mo, yung effort mo, hindi siya worth it. Kaya dapat kung ano lang yung available sa inyo. Although, uso naman lang ngayon ng online, meron ng Lazada, Shopee, so, di ba? Hindi na rin siya hassle. Kaya sa mga nakatry na ng bingo dog food, paki-comment naman dyan kung kamusta, kung tama ba itong mga sinasabi ko, mali ba, kung okay ba itong dog food na to. Kasi nga, magkakaiba naman tayo ng experience. At saka ang pinaka-the best talaga is pag masubukan natin. Pero like I said, kung ako ang bumibili, tapos nakita ko yung ganun, ingredients niya, hindi ko na talaga siya pagpipilian pa or bibilihin. Yun lang yung sa akin. So yan ang review ko dyan sa Bingo Dog Food. And maraming salamat sa panonood. See you sa susunod nating mga videos.